Huwag ka dito. Doon ka kay daddy. This is what it looks like when you trust a pirate. Yes, sir. The number of times I have followed you blindly. What's up? Welcome back to my channel again. I am Celeste Cleofe and this is ABBA. So, in this video ay sabihin ko sa inyo kung bakit nga ba G7X Mark II yung binili ko. Paano ko to nabili at paano ko to nakuha ng sobrang mura. So, ayan. Wala naman talaga akong plan na bumili ng camera agad-agad kasi medyo mahal. Tsaka hindi rin ako nagmamadali kasi alam ko na wala naman yan sa camera. Kahit gano'ng pakaganda yung camera mo, kung tamad ka naman mag-edit, wala ka pa rin mai-upload. So, ayun lang. Ang nakikita ko lang na disadvantage pag cellphone yung ginagamit is, ano siya, parang abala. Kasi masyadong busy na gadget yung phone. So, kung halimbawa may mag-text sa'yo, may tatawag, or may i-check ka, kailangan mo itigil yung pag-film mo kasi yun nga, cellphone yung gamit mo. So ngayon, gamit ko ay Huawei Nova 2i. So ito yung pinakaunang ginamit ko talaga sa pag-vlog. Maganda to, maganda. Gandang-ganda ako sa... Gandang-ganda ako sa quality ng camera ng Huawei Nova 2i. Kahit sobrang... lumang model na niya, basta tama yung ilaw mo, maganda yung ilaw mo, okay na rin siya pang vlog. Tapos kasi ngayon, basag yung screen ng Nova 2i ko. So, isesend ko siya sa service center for 3 weeks para iparepair. May promo yung Huawei na discounted yung repair nila ngayon ng mga screen. Tapos, papalitan pa nila ng battery pag nagpa-repair ka. Wala akong extra phone. Tapos, niloloko ko ni Gio. Sinasabi niya sa akin na bumili na daw ako ng cellphone. May pera naman daw ako. Eh, ang kaso, hindi ko nakita yung need ko for phone. Para instead na bibili ako ng phone, bibili lang ako ng camera. Ganun yung iniisip ko. Kasi, hindi ko naman kailangan ng bagong phone. Okay na okay pa tong Nova 2i na to. At yun nga, ipaparepair ko naman siya. Tapos, ayun, nagtitingin-tingin ako. Tapos, ang mahal niya, 30 plus yung brand new. Ang budget ko lang talaga kasi, nasa 18 lang. 18, parang 15 to 18. Yun lang yung willing kong ispend para sa camera. Pag lumampas doon, feeling ko hindi na siya worth it. Gadget eh, ang daling bumaba ng presyo ng gadget pagka... open na pagka-open mo niyan, halos half agad yung ibababa ng price. Gusto ko ba ng second hand? So, pinag-iisipan ko rin yun. And may time na kinoconsider ko na second hand. Eh, nag-browse ako. So, may nakikita na ako mga 18, 20, ganun. Ganun yung mga price ng second hand na G7X Mark II eh. 20, pinakamura nga yung mga 18, ganun. Tapos, nung nakita ko, nag-browse na ako, sabi ko, second hand? Ayoko ng second hand kasi nakakatakot. Hindi mo alam kung anong nangyari dun sa gadget habang nandun sa may-ari na una. Hindi mo alam kung nagsabi ba sila ng totoo. Baka mamaya ni-repair na, mga ganun. So, sabi ko, nung nag-browse ako, gusto ko ng brand new. Parang too good to be true kasi, hello, yan lang yung budget mo. Tapos, maghahanap ka ng brand new na ganyan. Tapos, ito, may one time... grabe talaga, parang answered prayer siya. Nag-browse ako, nakalagay 18K, brand new. Tapos nung tinignan ko yung profile, nakita ko yung mga old posts niya. Binibenta niya ng 20 plus, 21 yata. Basta ganun. Mga ano pa yun, August 10 pa. Tapos hanggang sa tumagal, 18. Binibenta niya ng 18. Tapos may nakita ko nag-comment, tinanong niya how much.
Tapos sabi niya is binibenta na lang daw niya ng 15K ito. Chinek ko syempre yung history niya, history nung seller. Dati pala siyang may camera shop. Tapos nag-close yung camera shop niya. Ngayon nag-i-invest siya sa app, sa delivery app, parang Food Panda, mga ganun, Grab. Yung puhunan niya from the camera shop, rinire-redirect niya sa yun nga pag-develop ng app. So, ayan, sakto. Ang dami niyang binibenta na mga brand new na camera. May mga drone, mga lens. May mga iba pang model ng Canon. Meron ding Sony. So, yun, nakita ko na sakto to ha. Kasi nasa budget ko. Tapos, binababa niya pa kasi nga gusto na niya ma-dispose. Pinag-isipan ko na talagang mabuti. Kasi sabi ko, minsan lang to dadating. To yung gantong offer na brand new na ganito yung price. Hello? Magkano to? Magkano brand new nito? 30 plus. At ang isa pa yun nga, nakakatakot bumili ng second hand. So, ayun. Nag-deal na ako sa kanya. Nakuha ko to ng offer niya sa akin sa marketplace ay 16. Tapos sinatanong ko kung pwede bang 15. Pero yung tawad na ano lang, alam mo yun, yung kahit hindi niya ibigay, okay lang sa akin. Kasi willing naman na ako actually kahit dun sa 18 eh. Sinabi ko lang din. Tapos bumayag siya, sabi niya sa akin, meet halfway daw. 15.5. So, binigay niya sa akin ito ng 15.5. Kasi sige, tapos sagot ko yung shipping. So, ayun, syempre nag-take ako ng risk kasi taga Isabela siya, Baguio ako. So, kailangan payment first. Tapos ayaw niya na rin ng masyadong maraming tanong kasi nga siguro nagre-rush na rin siya. Tapos ang dami na rin yatang nag-inquire sa kanya, walang kumukuha. So, parang para sa akin din talaga to. Yun yung risk na tinake ko. At ang isa pa is wala siyang warranty sa Canon. So, ang warranty lang nito ay sa kanya, 7 days warranty. Tapos, wala siyang kasamang memory card. Complete naman. Yun nga lang, hindi ko alam kung bakit wala yung manual. Hindi ko alam kung bakit wala yung manual. Kung makikita nyo naman dun sa unboxing, wala siyang manual na kasama. Yung mga charger, battery, okay pa naman, intact pa naman nung binigay sa akin. Naka-wrap pa, naka-wire pa, ganun. Pina-ship ko to via LBC para safe. So, may insurance. Yung totoong value ng camera, pina-declare ko. Para worst case mawala, papalitan ng LBC or babayaran ng LBC. Ang isa sa mga reason din kung bakit na-convince ako na Mark 2 yung kunin. Kasi ang daming vlogger kong nakikita na bumibili sila ng Mark 3. Siyempre may budget na sila para sa camera. Bumibili sila ng Mark 3 yung latest. Pero bumabalik pa rin sila sa Mark 2. Yung Mark 2 pa rin nila yung ginagamit nila. Tapos nung nag 99 sale, 99 ba yun or 88? Basta nag sale sa Lazada. Si Ann Klutz, bumili siya ng bagong Mark 2. Imagine, meron siyang luxury na bumili ng bagong camera, pero hindi yung latest pa rin yung binili niya. Mark 2 pa rin talaga yung binili niya. Kahit hindi naman, kahit medyo mas mura to. Kasi kung isipin mo, diba, mas mahal, mas okay. Pero, ayun. So, na-convince ako na maganda nga talaga yung Mark 2 kasi bumabalik-balik pa rin dito yung mga, kahit yung mga datihang vlogger na, ito pa rin talaga yung ginagamit. Nung pagka-open ko, nagulat lang ako dito kasi walang, sa mga reviews na nabasa ko, walang nagsabi na meron siyang clicking sound. Pag nag-autofocus siya, may maririnig ka na nag-a-adjust yung lens dito na nakaka-bother siya kasi yung mic niya malakas makadetect ng sound. So, yung clicking sound na yun, I'm sure maririnig yun pag nag-vlog kayo. Nag-check lang ako online kung paano tanggalin yung sound na yun. Natanggal naman siya agad. Nasa ano siya, autofocus. Pag hinahanap nung lens siguro kung saan siya mag-focus. Ayun, adjust ng adjust. Ito yung binili ko na tripod ng Olanzi. Ang tagal ko rin pinag-isipan kung anong bibilin ko. Kung itong mas maliit, yung MT8 tas MT16 yata yung isa eh. Yung MT16 parang overkill na daw yun, sabi sa reviews. Hindi na siya necessary. Ito okay na to kasi pang pocket. At agree ako, happy ako na ito yung pinili ko, yung MT08. Inisip ko kung mas malaki yung nabili ko, malamang tatama rin ako na ilagay siya sa bag. Ito very handy, sakto lang. Tapos bumili rin pala ako ng screen protector. Ayan, nilagyan ko siya agad. Ililink ko na lang yung mga pinagbilhan ko. Ayan pala, wala rin akong masyado nakikitang nagre-recommend ng memory card na dapat bilhin. Iba-iba pa pala yun. May mga iba-iba pa palang speed yung memory card. So, ang binili ko na yung pinaka-okay, yung Extreme Pro ng SanDisk. 64 gig lang. Hindi na ako bumili ng malaki, ng 128 ba yun? Hindi na ako bumili kasi paano pag nag-corrupt o kaya paano pag may nangyari dun sa memory card, edi lahat ng files mo nandun na. So, ito 64, saktong-sakto lang. At least mahahati-hati ko pa.
Though isa pa lang yung memory card ko, siguro in the future, hindi ko pa naman kailangan ngayon kasi sa bahay pa lang naman nag-vlog. In the future, siguro bibili pa ako ulit ng memory card. Tapos ang isa pa na hinahanap ko is yung battery. Yun yung isa ko pa pinag-iisipan kasi itong G7X, maliit lang talaga yung battery niya. Parang battery lang ng mga Nokia. Yung mga lumang model ng Nokia na D-keypad, ganun. So, isa talaga sa dapat meron ka ay extra battery ng G7X kasi nga madaling malowbat. Pinag-iisipan ko pa kung yung original ba or mag-take ako ng risk dun sa medyo mas mura na battery ng G7X, yung hindi Canon, ibang brand. Ayun, yung sa memory card, mukhang original naman yung nabili ko. 900 plus to kasama yung shipping. At ang laking mas mura niya kasi tumingin din ako sa SM 13 yung ganun sa SM. Ito, 900 lang. At tinignan ko rin yung review, so syempre, na-check ko na yun guys, original naman daw talaga yung mga memory card galing sa shop na yan. Game Extreme yata yung pangalan, ililink ko na lang. Sa tingin ko, hindi talaga din necessary na mag-invest sa camera agad. Wala talaga sa camera, feeling ko. Nasa sipag mo yan gumawa ng content, tsaka nasa sipag mo yan mag-edit. Kasi, edit din naman talaga yung pinakamatrabahong parte. Ito, ano na lang to, parang additional convenience na lang. Kung ang isa sa mga reason kung bakit nyo kinoconsider na Mark 3 ang kunin instead the Mark 2 ay yung port ng mic. Ang lakas ng mic ng ito, ng G7X. Nagulat din ako. Malulobat na. Ang lakas niya pumik-up. Ang lakas pumik-up ng G7X Mark 2. Nagulat ako. At kung halimbawa man na may port to ng microphone, hindi ko na rin talaga siya gagamitin. Wala pa sa 1/4 yung volume nung phone ko, nung plinay ko yung vlog. Rinig na rinig pa rin. Ito na yung quality ng video na makikita nyo sa mga susunod kong vlogs. Thank you so much for watching, guys. And please don't forget to subscribe. At kung may mga suggestion kayo, ganyan, na content, or kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo para magka-idea rin ako. Itatry ko na mas mag-full time sa pag-vlog, tsaka masipagan mag-edit. Ayan. So, ayun lang, guys. Thank you so much for watching this video. And see you on my next vlog. Bye!